Hello mga ka-recruit! Ikaw ba ay papauwi na sa Pilipinas? Ngunit hindi ka sure kung ano ang gagawin sa e-travel card mo. Hindi alam kung ano ang update sa e-travel? Ano nga ba mga bagong protocol sa pag-uwi sa Pilipinas? Perfect ka ba yan? Lahat ng yan ay ating tatalakayin sa video ito. At pag-uusapan din natin ang mga sumusunod. Ano ang e-travel? Bakit kailangan magkaroon ng e-travel? Paano mag-register sa e-travel? Anong mga update sa e-travel ngayong July 2023? E-travel registration protocol? E-travel new color coded scheme? Fully vaccinated protocol? Unvaccinated protocol? Traveling with minor protocol? Travel insurance? Booster shots protocol? Madali ang recap muna mga ka-recruit. Ano nga ba ang e-travel? Sino ang dapat mag-register? At bakit kailangan magkaroon ka nito? Ang e-travel card ay nagsisilbing arrival card, health declaration, at contact tracing mo. Ito ay isang requirement sa mga travelers, Pinoy man o foreigners, na pabalik o papunta sa Pilipinas, regardless kung ano pang edad mo. Kailangan kang kumuha o mag-register sa e-travel. Alinsunod ito sa utos o mandatory ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases noong kasagsagan ng pandemya. Paano nga ba mag-register sa e-travel? Kung ikaw ay uuwi o bibisita sa Pilipinas, kailangan mo mag-register sa link na ito. Para makakuha ng e-travel card na ipipresenta mo sa departure sa airport. Libre lamang ang pag-register. Ilalagay namin ang link ng e-travel sa aming description box. Narito ang mga pagbabago sa pag-register ng e-travel as of July 2023 na kailangan ninyong tandaan. Kapag pamilya kayo na pauwi sa Pilipinas, ay pwede kayong makapag-add member noon para iisa na lamang ang pag-present sa e-travel. Ngayon ay hindi na pwede. Individual na ang pag-register sa e-travel. Kapag hindi mo naman mahanap sa mga option ang iyong occupation, ay piliin lamang ang nakalagay na worker labor. Kung ikaw ay pauwi sa Pilipinas at ikaw ay may trabaho o employed sa Pilipinas, pwedeng gamitin ang SIM mo sa ibang bansa o di kaya ay SIM sa Pilipinas. Kung wala kang SIM, ay maaaring gamitin din ang SIM ng iyong kamag-anak. Kung wala kang house number o street number, ay pwede mo na siyang i-skip at makakapag-proceed ka na sa next step. Hindi kagaya ng dati na kailangan lagyan mo talaga ng house number o street number. Makikita na sa option ang AirAsia sa name of airline. Piliin lamang ang AirAsia Berhad na option. Important note, kung ang airline mo ay Cebu Pacific at ang flight number mo ay 5J19, ay palitan mo ito ng 5J019. Kapag naman wala ang flight number ninyo sa pagpipilian, ay i-check ang box na special flight at lagyan mo ng 50 para makaproceed ka sa next step. Ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang mga bagong protocol sa pagdating sa Pilipinas. E-travel protocol. Gaya ng nabanggit ko kanina, lahat ng papunta sa Pilipinas ay required na mag-register sa e-travel. Ito ay para sa lahat kahit ano pa ang edad mo. Kailangan mag-register 3 days before ka darating o lalapag sa Pilipinas. New color-coded scheme for e-travel. Kung ikaw ay fully vaccinated, ang color ng e-travel mo ay green. At kung ikaw ay unvaccinated, ay color red. Fully vaccinated protocol,
Kung ikaw ay fully vaccinated, may protocol na dapat sundin before ma-verify na ikaw ay vaccinated. Kung ang vaccine mo ay J&J vaccine na single dose lamang, dapat na na-receive mo na ang single dose 14 days or higit pa bago ka lalapag sa Pilipinas. Pfizer at Moderna, double dose. Kung ang vaccine mo ay Pfizer o Moderna, dapat naka-receive ka na ng second dose 14 days or higit pa bago ka pumunta sa Pilipinas. Unvaccinated protocol sa mga hindi pa nabakunahan. Kung ikaw ay pupunta sa Pilipinas at unvaccinated ka, ay kailangan mong kumuha ng negative antigen test 14 hours bago ang pag-alis mo papuntang Pilipinas. Kung RT-PCR test ang iyong pinili, ay kailangan gawin mo ito sa loob ng 48 hours bago ka makalapag sa Pilipinas. Highly suggested pa rin na magpabakuna ka dahil kung makarating ka sa Pilipinas nang walang bakuna, ikaw ay ititest kung positive o negative ka sa COVID-19. Kung ikaw ay nag-positive, ikaw ay ka-quarantine sa loob ng 10 days. Para maiwasan ma-quarantine, ay dapat na magpabakuna. Traveling with minor protocol. Kung ikaw ay babalik sa Pilipinas at may kasama kang minor, 15 years old pababa, ay ibabase ang kanilang vaccination status sa kanilang mga magulang. Halimbawa, kung ikaw ay isang magulang at ikaw ay vaccinated, ngunit ang minor na kasama mo ay unvaccinated, iko-consider na sila ay vaccinated. Travel insurance protocol. Hindi na required kumuha ng travel insurance papuntang Pilipinas. Ngunit kung gusto mong kumuha ay siguraduhin na pwede siyang gamitin sa kahit anong parte ng Pilipinas. Kung kailangan mong gamitin or in case of emergency. Booster shots protocol. Hindi rin required na magpa-booster shots ka, pero highly encouraged ito para na rin sa seguridad mo. Ayan lamang po mga ka-recruit ang bagong updates at protocols na kailangan mong malaman bago ka bumiyahe papunta sa Pilipinas. Napakasarap talagang bumiyahe pauwi ng Pilipinas, lalong-lalo na kung updated ka sa mga dapat mong gawin bago bumiyahe, nang sa ganoon ay maiwasan ang maabala. Sana sa video ito ay marami kayong natutunan at ito ay inyong maging gabay para sa hassle-free na biyahe pauwi ng Pilipinas, maging OFW ka man, balikbayan o turista. Sa video ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang e-travel? Bakit kailangan magkaroon ng e-travel? Paano mag-register sa e-travel? Anong mga update sa e-travel ngayong 2023? E-travel registration protocol, e-travel new color-coded scheme, fully vaccinated protocol, unvaccinated protocol, travel with minor protocol, travel insurance, booster shots protocol. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers, ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commentor, FB reactor, at FB commentor. Halina, samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream.